Welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatids, papakawalan po natin yung mga flyers natin. So first na, labas nila yun mga kalapatids, doon po sa ating flyer slope. So tara mga kalapatids, ano pang hinihintay natin? Samahan nyo ako. Pala mga kalapatids, ang content po natin ngayon ay papakawalan po natin yung mga warriors natin. Dahil yun yung po tinitraining natin nung isang araw pa, yung nilagyan po natin ng tape. Yan dyan po sa ating mga videos nakaraan mga kalapatids, sa previous video natin. I-check nyo po yun mga kalapatids, dahil nilagyan po natin ng tape yun. Tas isang week na po sila nakaganon at kahapon po sana natin sila lalagyan. Kaso nga mga kalapatids, may bagyo. Mga kalapatids, so ngayon, ayan na naman, hapon na naman mga kalapatids. Ngayon natin sila papakawalan ngayon mga kalapatids. So tara mga kalapatids, itutor ko muna kayo dun sa mga ano natin breeder. Dahil yung kahapon mga kalapatids, kung napanood yung video natin nung kahapon mga kalapatids, ay nagbreed na po tayo to. So tara mga kalapatids, tingnan natin sila mga kalapatids. Ayan o. So pares na po sila mga kalapatids. Ayan, oh. Yan din mga kalapatids, paris na mga yan mga kalapatids. So gagawa po tayo ng video na kung ano yung line ng mga kalapati natin na nandito. So nandito din si B3 mga kalapatids. So baka pakawalan ko na rin si B3 doon mga kalapatids, sasabay ko na rin. Ayan, nandito yung dalawang white natin. Ayan, so paris na rin to mga kalapatids. So ito, kinukondition ko muna itong mga to. Ito mga yan mga kalapatids. Kinukondition ko muna yan. Yung nanggaling po kay John Mark Olanday, kay Idol. And then yung Vandenbroek natin mga kalapatids. So gagawa po ako ng video. Videos para dun sa content na yan mga kalapatids. Kung ano yung mga linyada sa ating mga, dito sa ating loft mga kalapatids. Ayan o, sa B3. So papakulan, ilalagay ko na rin, nililipa ko na rin dun sa ating flyer slope mga kalapatids. So tara mga kalapatids, samahan nyo akong pumunta dito. So ang init, kunin ko lang saglit yung ating pamunas mga kalapatids. So yan, tara dito mga kalapatids, tutor ko kayo. Yan, so mga kalapatids, tara. Yan, so andito na sila no. So over brightness tayo mga kalapatids. Babawas tayo, ayan. So napapansin nyo naman mga kalapatids, ayan, nakatape po yung ating mga pliers. Yan, off color na saddle. And then yung chocolate natin or kalawang kung tawagin siguro mga kalapatids. Ayan, ready na sila. So mga kalapatids, ang gagawin ko muna ngayon ay tatanggalin natin yung tape isa-isa muna. And then so mga flyers na natin to mga kalapatids, mga YB na iti-training natin dito sa ating loop. So tinanggal ko na rin yung sara dito para ayan yung ating view mga kalapatids ay yun maliwalas diretso agad dito sa ating loaf. So tinitraining ko din sila na may gamit din tayong pamalo itong stick. Ayan, napakahaba din nung pinapakulang ko po sila dito ng mga 12 noon mga kalapatids. Ay, ginagamitan ko po yan kapag magpapakain ako ng 4 o'clock or 5 o'clock mga kalapatids ng hapon. So yan po yung ginagamit ko, tinutulak ko po sila dito. Ayan, so nakasarado to yung ating trapdoor. Ayan, so dalaw-dalaw yung trapdoor natin mga kalapatids. So tara mga kalapatids, huwag na natin patagalin pa at tatanggalin ko na sila ng tape. And then papakulang ko po yung mga naunang tinraining natin mga kalapatids. So tara, sabahan niyo ako. Many, many minutes later.
then a few minutes later. So mga kalapatids yan, natanggal na natin yung mga tape nila. And so itatapon ko muna dito mga kalapatids. Oh my God! Wow! Yan, so tinapon ko na. Yan, so bali, siyam sila mga kalapatids na papakola natin ngayong hapon. Yan, so try natin mga kalapatids. Baka sana walang mag-overfly sa kanila. Gunggong! Yan, so parinig kita sa mga mukha eh! Na natin patagaling. And then, nandito din naman sila sa import. Nandun sila mga kalapatids. So, yan o. Init na sila mga kalapatids na lumabas. Tara, pakawalan na natin mga kalapatids. So, try natin. Sana walang mag-overfly. Yan. Yan o. Naninibago pa mga kalapatids. So, tanggalin ko lang ito mga kalapatids. Ano. So, may iniwan po akong tatlo dun sa loob mga kalapatids. Hindi totoo yan. Yung mga bata. Bola lang yan. Nandiyan sa loob mga kalapatids. Yan o. O. Medyo hindi nyo makita, so papakita din naman natin yan. Yan o, yun mga kalapatids, yung tatlo, dalawang blue bar and then isang checkered. Yan, so yun upa mga kalapatids, yun. Oops. Yan mga kalapatids, ano mag-overfly. Oops. Unang labas ng mga kalapati natin. Oops, dito mga boy. Huwag yan. Oops. Dito mga boy. Ayan. Bilis, labas kayo mga bata. So, pahayaan lang natin sila mga kalapatids. Ayan o. So, mga kalapatids, i-montage na lang natin para hindi tayo matagalan. Ayan. Tingnan natin sila kung may biglang lumapag yata. So mga kalapatids, may dumating na isang Gunggong! Si ano? Parinig kita sa mukha eh! Ano kaya yan? So may bisita tayo mga kalapatids, you know? Sakto, sino to? Yung bininta natin na isa. Siguro hindi to. Hindi totoo yan. Eh hindi pa lang, lang sa yan. Atin din yan pala mga kalapatids. Sa atin din yan. Sa atin din yan mga kalapatids, kung hindi ako nagkakamali. So kanino yun mga kalapis na ka-clip ring? Siguro yan yung bilinta ko. Yun o. Yun o. Isang puti mga kalapatids. Yun o. So check ko mga kalapatids. Saglit mga kalapatids. So mga kalapatids sa akin nga pala yun. Yun yung naisang naka-irak na ring mga kalapatids. So bali apat kasi yung pinakawalang kong white dito sa akin. So iniisip ko kanina kung kanino yun. So nagkamali nga pala ako mga kalapatids. Ayan, so pinagmamasdan ko silang lumalabas. So hinayaan ko lang silang lumabas mga kalapatids. So nagulat ako kanina mga kalapatids dahil parang may lumapag na bigla doon sa ating bubong. So hindi ko naman sila hayaan na ganyan. So ngayon lang naman yan mga kalapatids. Huwag natin hahayaan na nagtatambay sila dyan sa mga gantong ano mga kalapatids. Nagpapakawala tayo ng ano, mga flyers natin na unang-unang lalabas sa ating mga flyer slope mga kalapatids. So, ayan, tabay lang naman kayo mga kalapatids. Mamasdan lang natin sila na lalabas dito sa ating loop. So yun mga kalapatids, nandito na tayo ulit. Ayan. So inihintay ko, binabantayan ko po sila ngayon mga kalapatids. Sa ngayon, nandun po sila ngayon. You know? Doon po sila sa taas. Yun, hindi nyo matanaw, nandun po sila sa bandang dulo mga kalapatids. Dahil unang-una nilang labas dito sa ating flyer slope mga kalapatids. Binukas po muna tong ano natin, yung trapdoor mga kalapatids. Ayan, so dito pwede din silang lumabas dito mga kalapatids. Or dito sila pumasok kung hindi pa sila sanay. Dahil unang labas pa nila dito. So, mga kalapatids, ang time check ko po ngayon ay check ko po ang time check natin. Ayan. 5. Oh my God! Wow! 15 mga kalapatids. Ayan, so 5:15 po.
medyo mataas pa yung araw yan, oh. Hindi totoo yan. Araw, and then bola lang yan. Sila, mga kalapadids, hindi nyo po matanaw dahil medyo naano tayo ng araw, mga kalapadids. Medyo malabo. Hindi ma-detect ng araw, mga kalapadids. Eh, hindi na ma-detect ng camera natin. You know? So, inaano ko maigi, mga kalapadids, pero hindi nyo hindi niya ma-detect talaga. Ano? So, sobrang baba ng ating ISO, mga kalapadids. Ayan, so itasa natin siguro. Ayan. Ayan. So ayaw niya talaga ma-detect, mga kalapadids, ba to? Ayun. So naka-auto naman tayo, mga kalapadids. Check natin. Ayan. Yun. So yun sila, mga kalapadids, oh. Dun sila sa taas. Ayan. So nakatambay pa sila, mga kalapadids. Pinapabayaan ko lang, mga kalapadids, para hindi sila, ano, binabantayan ko po sila para sa ganun, pag may nawala, mga kalapadids, ayan, balik natin sa, ano, ayan. So, pag may nawala, mga kalapadids, alam natin agad at mapapansin natin kung saan sila dumapo, o kaya, mga kalapadids, mahahanap natin sila agad, mga kalapadids. At sa ganun, mamaya, mga kalapadids, kapag papasok na sila dito dahil anong oras naman, baka maya-maya mga 6, mga kalapadids, ay papasok na sila dito sa ating, ano, itutulak ko na lamang sila dahil nabubugaw-bugaw po sila ng mga, ano eh, yung mga malilit na, ano, ibon, mga kalapadids. Kapag may dumada po, yun, mga kalapadids, doon, parang puwipitik po yung mga young bird natin, mga kalapadids. Kaya yun din yung dapat nating iwasan minsan, mga kalapadids. So bago pa lang tayo naman nagpakawala, mga kalapadids, alam na natin yun at napag-aralan na din natin at tinuran din tayo ng mentor, mga kalapadids, sa pag-detraining dun sa mga young bird natin. So ang gagawin ko na rin naman, mga kalapadids, ayan, binuksan ko na rin, lalabas na lang yung may gusto. Kung may mawala, eh ganun talaga sa pagkakalapati, kailangan nating tanggapin, mga kalapadids. Ayun, mga kalapadids, nandun pa siya sa taas, ayan. So wag nung unang-una, mga kalapadids, wag yung kakalimutan yung ano, kapag bata pa, kung umiyak pa, mga kalapadids, sabi ng mentor ko, pwede nyo naman na silang i-training. Basta una nyong gawin, mga kalapadids, ay pakawalan muna yung mga flyer, at kapag bumaba na sila, ay iunti nyo naman ilabas yung mga bagong sampa, mga kalapadids, para hindi nalilipad ulit yung mga flyer nyo, mga kalapadids, sa inyong loaf, yung mga batikan na sa inyong loaf na palipad-lipad sa paligid. So siguro pag lumipad na yung mga yan, mga kalapadids, ang gagawin ko din na isa ay after 1 week ay gugupitan ko yung tatlong pakpak nila sa dulo, dahil ang sabi din nung isang napunta natin na nakapagpinyuntok sa sapabian ay gugupitin daw yung tatlo para tumas yung lipad at yung muscle nila ng pakpak ay makapag-exercise at maging mas mataas yung lipad at tatagal po sila sa liparan. Hindi kagaya ng ibang kalapati, mga kalapatis, ay mga 10 minutes, ayan, mga kalapati, yan ang kadalasan na ano eh, ang nakikita kong pinakamatagal ng mga kalapati sa mga ibang pigeon fancier, mga kalapati. So yung gagawin natin na sistema ay nakuha din naman natin sa mga pinaglo-love visita natin na champion na sa pagkakalapati, mga kalapati. So ayan, siguro dito ko na tatapusin yung ating video, mga kalapatids. Siguro i-update ko na kayo bukas kung meron ba nawala doon sa ating mga flyer na pinakawalan. Bali 11 po sila yung pinakawalan ko. So si ilan kaya yung mawawala, mga kalapatids? Sana walang mawala, walang lumipad ngayong araw, mga kalapatids. Sana bukas papakawalan ni ulit natin sila. Siguro hindi ko alam, mga kalapatids, kung makakapag-vlog tayo or may pupuntahan tayong love visit bukas, mga kalapadids. So dito ko na rin tatapos yung ating vlog. Ayan, nakita nyo naman yung mga breeder natin na sinalang ay puro paris na, at maglalagay na tayo ng mga buhangin noon, mga kalapadids. So dito ko na lang tatapusin to, at hanggang sa susunod na video ulit. And don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, huwag mong kakalimutan i-click yung ring button at mag-subscribe, mga kalapadids, dahil napakaraming love visit, team love visit gang dito sa Pangasinan, and then marami pa tayong content na ilalabas, mga kalapadids. Ayan lamang po yung ating update ngayon dito sa ating love, at
Do. Ay, aliw laman. Hanggang sa susunod video ulit mga kalis. Magkita-kita ulit tayo. And peace out. So yun, welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapis, bago ang lahat, introduce natin ang El Campeon Kalapati Feed sa araw-araw natin patuka. Ayan, so available sa kanilang Super CCU. Ayan, and then MP29 mga kalapis, available din sa kanilang produkto ang MP29 sa mga gustong mag-avail. Ayan, chat nyo lamang po ang aking Facebook page na DIY Loaf mga kalapis. And also, available din ang Carbomax P para sa mga inakay natin. And then, ang dalawang produkto ng ating araw-araw na patuka mga kalapalids, flyer mix and then breeder mix, available din sa kanilang mga produkto. Ayan, and then El Campeon Pigeon Face is number one para sa ating mga kalapati. Ayan lamang po ating mabilis ang pakilala sa ating El Campeon Pigeon Feeds mga kalapalids. Iniba ko dahil kalapati feeds yung sinabi nila sa akin. And then El Campeon, ay aliwa laman, El Campeon Pigeon Feeds, yun ang tamang pronunciation mga kalapati. So yan lamang po ang ating update sa ating El Campeon. Balikan ko kayo mga kalapati.